Isa pong magandang-magandang araw, magandang umaga. Merry Christmas sa inyo pong lahat. Ngayon po ay araw ng Pasko at tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon na kahit papano tayo'y muling dumating sa pagdiriwang na ito. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, bumabati sa inyo mula po dito sa parokya ng Our Lady of Sorrows, F.P. Harrison, Lungsod ng Pasay, Dambana ng Mater Dolorosa de la Pietà, at gayon din po kaisa-isang parish mission ng mga paring Paulino sa Pilipinas at sa Macau. Kumusta na po kayo ngayong araw po ng Pasko? Of course, kailangan tayong magnilay sa gitna ng ating pong excitement at sa gitna ng ating celebration. At dalawa po ang gospel na pwedeng pagnilayan for Christmas Day. Ito yung ebanghelyong ginamit sa midnight mass mismo ng Pasko at yung gospel for the day para po sa lahat ng misa sa maghapon ngayong December 25. Pinili ko po na ang ating pagnilayan ay ang Vigil Gospel, Luke chapter 2 verse 1 to 14 na siyang binasa po sa mga Vigil Mass at Midnight Mass ng Pasko. At dito siyempre isinasalaysay ng ebanghelistang si San Lucas ang tungkol sa pagsilang ng Panginoong Hesus sa Bethlehem sa kapanahunan ng Emperor Cesar Augustus, panahon ng isang malawakang sensus ng Imperyo ng Roma. Nais ko pong bigyan diin lang ang ilang bagay sa kwentong ito at inilay ito o pagnilayan ito kaugnay ng atin pong pagdiriwang ng Pasko. Unang-una, inihanay ng ebanghelistang si San Lucas ang kwento ng pagsilang ng Panginoon sa mga personalidad ng kanyang panahon. Ang emperor ay si Cesar Augustus, ang gobernador ng Syria ay si Quirinius. Para bang sinasabi sa atin na itong mga ito ay mga Lord of their times. Si Jesus ang Lord of Lords. Ayan. Tanggapin natin siya bilang Panginoon ng lahat ng Panginoon, higit pa sa lahat ng pinapanginoon natin sa ating pumbuhay. Nawa, ganun po ang attitude natin sa ating pagdiriwang ngayon. Pangalawa, ang Panginoong Hesus ay tinawag na firstborn son of Mary. Si Maria ang bagong Eva. Kung papaanong ang unang Eva ay nagdala ng kamatayan at kasalanan, si Maria ang bagong Eva ang nagdala ng buhay at grasya. At ang Panginoong Hesus ang firstborn. So, ibig sabihin, siya ay nag-aanyaya sa atin sa isang pagpapanibago ng atin pong sariling mga mundo at mga buhay. Pangatlo, ipinagdiinan po na ang Panginoong Hesus isinilang sa Bethlehem ay hindi lang isinilang sa panahon ng Cesar Augustus bilang firstborn of Mary, he is wrapped in swaddling clothes. Yung swaddling clothes na yan, yan po ang marka sa wisdom sa Old Testament, Wisdom chapter 7, verse 3 to 5, yan ang marka ni Solomon, ang haring marunong sa lahat ng mga hari ng Israel. Therefore, ang Panginoong Hesus ay hindi lamang po word made flesh. Siya po ay wisdom
incarnate. Sabi nga niya, I am the way, the truth, and the life. Nawa ang atin pong Pasko, hindi lang pagdiriwang sa pagsilang ni Jesus 2,000 years ago, kung hindi pagdiriwang sa ating patuloy na pag-aaral, pagsunod sa maestrong ito, karunungan ng Diyos, mas marunong pa kay Solomon para sa lahat sa atin. Pangapat, sa atin pong ebanghelyo ng Vigil Mass ng Pasko, ang Panginoong Jesus ay inilagay sa manger, sabsaban, kung saan pinapakain ng mga hayop. Ipinapahayag ang Panginoon bilang pagkain sa ating paglalakbay sa mundong ito. Sa katunayan po, ang salitang Bethlehem literally means, sa wikang Ebreyo, house of bread. Pero sa wikang Arabic, house of meat. Ang Panginoong Yesus ang pagkain. Pagkain ng ating buhay. At alam niyo po, the best medicine is food. So ang Panginoong Yesus ay hindi lang pagkain, siya ay naparito upang ating maging dakilang manggagamot, ating maging gamot sa lahat ng pinagdadaanan sa buhay. And then of course, ang susunod pong napakahalagang word na nabanggit sa ating Vigil Gospel ng Luke chapter 2 verse 1 to 14 ay yung sinabi ng mga anghel, glory to God, peace to men. Si Jesus ang tunay na daan ng katotohanan, daan din ng kapayapaan. Palagi tayong naghahanap ng kapayapaan sa ating mga buhay at ipinapakita niya ang kapayapaan hindi nanggagaling sa armas, hindi nanggagaling sa pagiging matapang palaban. Ang kapayapaan nanggagaling sa kababaang loob, pagiging bukas, pagiging vulnerable. Mga kapatid, mga magagandang salita, Lord of Lords, firstborn son of Mary, swaddling clothes, manger, peace. Alin dito para sa atin ang makahulugan, very personally, this Christmas? Manalangin tayo mula sa puso at nawa pagpalain tayo ng Kristong isinilang sa Belen. Kung nagustuhan po niyo ang atin pong pagninilay sa araw na ito ng Pasko, paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost sa inyo pong timeline at sa timeline po ng inyo pong mga kaibigan, with their permission of course, at gayon din po, paki-hikayat pong ibang tao na mag-subscribe sa ating YouTube channel na Domi Guzman, o dili kaya ay sundan ang atin pong Facebook fan page na Pagkagising sa Umaga. Pasko po ngayon, wala munang special mention. Lahat po tayo ay magkakasama sa pananalangin at kayo pong lahat ng mga virtual parishioners, cooperators ng atin pong apostoladong Pagkagising sa Umaga, I will be praying for all of your intentions as I also pray before Jesus sa Belen. Pagpalain po tayo. Alleluia, alleluia. Merry Christmas.